Hello, good day mga boss. Kaya ulit ng DIY ko rips. So ngayon, short video lang ulit. Mag-install lang tayo ng CP holder. So itong binili natin CP holder, no? Motowolf to. Version 3 kung tawagin din ng iba. Pero magbibigay muna ako sa inyo ng info regarding doon sa mga CP holder, no? Baka makatulong doon sa pagpili nyo kung anong klaseng CP holder yung gusto ninyo. So pakita ko muna sa inyo yung CP holder na binili natin, no? Ito. Bali, CP holder na binili natin, parang meron pa siyang bracket sa gilid to. Ayan. So, makukontrol mo yung pinaka-holder mo ng CP, kung anong gusto, tsaka kung saan mo siya gusto i-position. Ayan, no? Doon nga pala sa pagpili ng CP holder, meron dalawang klase yan, no? Side mirror type pati yung clamp type. So, ano yung side mirror type? Ito, kagaya na itong binili natin, side mirror type. Kinakabit sa side mirror ng motor natin. Or any part ng motor na mayroong bolt or screw na pwede nyong ilagay ito, pwede yan. Pero madalas kasi ito sa side mirror talaga nilalagay. Tapos yung isa naman, clamp type. So lagay na lang siguro ko ng picture dito, clamp type. Ito naman yung kailangan mong ilagay dun sa mga bar ng motor mo. So dun sa mga naked handlebar, pwede ito. Or kung meron kang extension bar, pwede rin yon. Pakita ko sa inyo yung dati ko, no? Ito. Yan. Ito yung clamp type. Yan. So, kailangan nyo bumili ng ganito. Extension bar. Kung gusto nyo magkabit ng clamp type na CP holder. Kung naka-naked handlebar naman kayo, pwede na yan. Kahit na hindi na kayo bumili ng extension bar. As long as meron mapagkakabitan yung clamp nyo, okay yun. So kung hindi naka naked handlebar yung handle nyo, no, advice ko, ganito na lang yung side mirror type. Kasi kung hindi naka naked handlebar, bibili pa kayo ngayon ng bar extension para lang makabit yung clamp nung pinaka CP holder. So ayun yung dalawang klase nung mounting nung CP holder natin. Side mirror type pati yung clamp type. When it comes naman do sa charging port, meron kasi mga CP holder na meron charging port sa likod, meron rin naman mga wala kagaya na itong sa akin. Kung mahilig kayo mag long ride tapos yung motor nyo walang charging port, mas maganda bilhin nyo yung CP holder na meron charging port sa likod. Pero kung kagaya kayo nung NMAX version 2, mga ADB na merong charging port, okay na yung ganito. And ganito na lang yung bilhin nyo kasi meron naman na tayong charging port. Yung iba nga lang, no, na naka NMAX version 2, kahit na meron na tayong charging port, gusto pa rin nila yung CP holder na merong charging port sa likod. So, preference yun na yun, no, kung ano yung bet nyo. Pero sa akin kasi, since na meron na tayong charging port, eto na lang yung binili ko, yung walang charging port sa likod. Ang kinaganda nga dito, no, compared dun sa dati kong CP holder, to. Yung ganitong CP holder kasi, iniikot-ikot lang. Ayun lang yung pwedeng movement nito. Pero yung ganitong klase ng CP holder, no? Ayan. Makita nyo naman. Pagka kinabit nyo sa side mirror, pwede nyo ilipat-lipat. Aside pa dun sa naikot nyo siya 360, pwede nyo ilipat-lipat ng posisyon. Kung gusto nyo, nakataas, nakababa, nakagilid, pwede. Ayan. Tapos, ayusin nyo na lang. So ngayon, nakakabit na natin to dun sa NMAX version 2, no? So sana nakatulong yung mga info na binigay ko regarding sa CP holder. Ayan, di bali, nasa NMAX na tayo. Ang pwede natin paglagay niyan is dito sa may side mirror. Yan. Ang pinaka maganda sana ang paglagyan, yung placement nito kung kaliwa o kanan, mas maganda dito sana. Kasi malapit dito sa ating port. Yan, mas malapit siya doon. Kaso nga lang yung sa akin, dito ko siya ilalagay, sa kanan. Kasi plano kong bumili ng action cam. Dito ko ikakabit yung action cam. Yung action cam kasi mas mabilis malobat yon, so mas maganda, malapit siya sa port. Yung cellphone naman matagal malobat yan, 3 hours, 4 hours, 5 hours kahit na naka-on yung data mo. Di basta-basta malolobat. Yung action cam 1 to 2 hours lang lobat na yun. So pagka nag long ride kayo baka ma-empty. So mas maganda, supported siya netong port natin. So itong cellphone holder ko dito ko na lang muna ilalagay. Syempre, need muna natin luwagan yung bolt. Ito na, nakabit na natin dito sa may side mirror part, no. Ito, kung mapapansin nyo, hindi ko muna hinigpitan. Yan. Syempre, para
maporma-porma muna natin kung paano yung gusto natin. Kapaganyan ba? Yan. Kung gusto nyo, nakaangat. Gusto nyo dito sa side. Kaso nga lang, dito kasi yung throttle natin. Ang naisip ko dyan, dito na lang. Yan o. Kapag ganito. So, hindi naman naarangan yung starter natin. Nandito. Yan. Yung hazard. Ito naman, ano lang to? Underglow. So, okay lang yan. So, sisikipan ko muna, no? Papaganito. Dapat to medyo nakatilt. Para pagka nagmamaneho na kayo, nakaharap sa inyo yung cellphone. Huwag nyong iaano nung parang nakastraight na patayo. Mas maganda yung medyo nakatilt ng ganyan. Para at least, mababasa nyo or makikita nyo yung waist nyo ng maayos. Bali, ito yung sinisikipan. Yan. So, sisikipan ko na muna, no? Tapos papakita ko sa inyo pagka fix na siya. Yan. Di bali, ito na yung MotoWolf natin, no? Yan. Nakatutok siya pababa. Dito yung cellphone. Yan. Hindi siya nakaharang doon sa gauge natin. Dahil nandito lang siya. At the same time, pagka nagmamaneo kayo, yan, no? Makikita nyo pa rin yung waist nyo. So, okay siya. Pero, kung wala naman kayong action cam na ilalagay, no? Mas advisable siya dito. Kasi nga, nandun yung pinaka-port natin kung need nyo mag-charge ng cellphone. Pero in case kasi dun sa akin, dahil maglalagay ako ng action cam and mas priority ko i-charge yung action cam kasi mas mabilis malobat. Dito yung action cam, dito yung cellphone holder. Yan. So hopefully nakatulong pa rin tong simple video natin, no? Ride safe sa ating lahat. God bless.